dumating panahon na lang ang nalalabi sa amin dito sa lupa, Lara. Tinakasan lang namin si Bawana. Iiwan mo na naman ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi totoong Prinsipe Almiro ang nakakasama namin. Umayag lang naman po ang magpanggap dahil nakiusap sa akin si Prinsipe Almiro. Panganib ang ginawa niyo ito at napakasamang diwaning nililinlang ninyo. Aalagaan kita, Almiro, at lahat na magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat para pasayahin ka, Lara. Dapat kasama na rin ako sa mga pagpupulong ninyo, hindi ba? Labas ka na sa usapang ito. Pero narinig ko ng tinatalakay ninyo na may nanlilin lang dito sa Paladino. Ang turo kasi sa akin ni Inay na maghihintay eh. At saka dapat kasal ako. Pero, Almiro, may intindihan din kita. Baka matagal pa bago tayo ulit magkasama. Hindi tayo sigurado sa ating haharapin. Buhangin, orasan. Ubus na pala ang buhangin. Tapos na ang pagpapanggap ni Honoro bilang Almiro. Kailangan na lang bumalik sa Paladino. Ang tanging sigurado ay ang ngayon na nandito tayo, magkasama at nagmamahala. Nilang sarili, kawawa naman sila. Pero nanganganib si Honoro kapag hindi kami bumalik agad sa Paladino. Yan bang gagawin ko? Kung meron nanlilin lang dito sa palasyo, gusto kong malaman kung sino yun. Dahil ayaw na ayaw ko ng mga manluloko at traidor. May matinding kaparusahang naghihintay sa mga nanluloko sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Walang manlilin lang dito. Si Almiro, nasa na nga ba siya? Ikaw, bata, bakit ka nanginginig? Paano hindi manginginig? Natatakot sa'yo. Kumalma ka kasi. Mali lang ang dinig nyo. Kung meron kayong tinatago, malalaman ko rin kung ano yun. At sabihin ninyo kay Almiro na malapit na kaming ikasal. Dapat hindi siya nawawala sa tabi ko. Nakalusot tayo doon. Sa ngayon lang. Pero malalaman din ni Bawana ang lahat. At pag nangyari yun, malalagay sa panganib ang buhay ng apo ko. Huwag kang mag-alaga, Marusaka. Puproteksyon na natin si Honoro. Pero kailangan natin makausap si Almiro. At kailangan bumalik siya rito sa lalong madaling panahon. Parang mas lalong hindi na kita mapapakawalan nito, Almiro. Parang mas lalong masakit sa akin kung magkakahiwalay tayo.
masakit din to para sa akin, Lara. Pero kailangan natin gawin. Sasama na lang ako sa'yo. Haharapin ko si Bawana. Hindi ako papayag. Makapangyarihan at tuso si Bawana. Hindi ko hahayaang malagay ka ulit sa panganib, Lara. Pero Almiro, kung aalis ka at babalik ka sa Paladino, walang kasiguraduhan na makakasama pa kita. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Konting tiis lang, Lara. Konting sakripisyo. At kapag natapos na ang lahat, at kapag nasupil na namin si Bawana, pangako, babalik ako at magpapakasal tayo. Yun na muna ang isipin natin, Lara. Ang kasal tayo at may sarili tayong pamilya. Yun ang gusto ko, Almiro. Ang malagay tayo sa tahimik. Tanging pangako ng kinabukasan na lamang ang bibigay sa akin ng tapang at lakas. Yun ang pinanghahawakan ko, Lara. Ang bukas na magkasama tayo. O sige, okay. O sige, Lara. Basta mag-iingat kayo ni Almiro, ha? Eh, teka, kailan ba kayo babalik? Ha? Ah, oh, sige, sige. Okay, ingat kayo, ha? Bye-bye. Nay, nasa na daw po sila Ate Lara at si Kuya Almiro? Siyempre, nag-date sila. Ikaw naman. Ano ka, nagpapasalamat nga ako sa Diyos at nagkasama na sila ulit. Dito pa sila, Inay. Masaya na. Sana ganun din po kayo ni Itay. Pambin, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Kailangan na natin tanggapin ang katotohanan na mahirap na kami magkabalikan ng itay mo. Pero mahal niyo pa rin po siya. Maski na. Ay, Alon Adela, di naman ho, basta-basta nakakalimutan yun eh. Lalo na ho, pinag-uusapan itong love. Ayoko naman ipagpilitan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Masakit eh. Saka nakakapagod na. Lalo na alam ko namang talo din ako sa dulo. Basta ang mahalaga, magkakasama na tayong mag-iina. Kasama na ulit natin ang Ate Lara mo. Kayo lang ang pinakamahalaga sa akin. Mawala ng lahat, huwag lang kayong mga anak ko. Kailangan na natin bumalik sa Paladino. Anong problema, Nexie? Oh, ubos na ang buhangin. Tapos na ang pagpapanggap ni Honoro bilang ikaw. Halika na. Kailangan ko na magpaalam kay Lara. Why so tense, Mother? Alam mo, Mother, nakaka-stress ka panoorin, ha? Why don't you chillax, huh? Eh, kasi naman sa limpa kiramdam ko. May tinatago sila sa akin sa palasyo. Ha? Ano naman yun? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero may pakiramdam ako may kinalaman ito sa pagkawala ni Almiro. Mm-hmm. Teka. Paano kaya kung may pinuntahan si Almiro? Paano kung si Lara ang pinuntahan niya sa lupa? Hindi ka naman pwedeng, Mother. Eh, halos magpapakasal na nga yung tao sa'yo, diba? At halos bantayan mo araw-araw si Prinsipe Almiro ng sobra. Sa bagay, maski naman puntahan ni Almiro si Lara, wala naman siyang mapapala. Sa isang daga. Daga? Daga? Eh, sandali, di ba ginawa mo ng tao si Lara? Yun ang akala nila. Huh?
Napakabilis ng oras, Lara. Parang kararating ko lamang. At ngayon, kailangan na naman kitang iwan. Magandang umaga, Almiro. Ibang maka-good morning kiss. Lara? Ay, Adela, maraming salamat dito sa binigay mo. Napakalaking tulong nito. Katunayan niya, makapagpagawa na tayo ng barangay center bago. Oo. Naku, Adela, alam mo, talaga mas mabait ka sa sister mo. Yung sister mo, naku, ni isang koseng, hindi na mamalato. Iba lang kasi ang hangarin ko sa buhay. Iba rin ang sa kanya. Kapitan Sintoy, sa tingin mo may pag-asa kayang mabili ko yung bahay ng mga magulang ko? Ay, oo naman. Kasi nakausap ko na yung kumpare kong may-ari. Willing naman siya, tsaka open sila sa pagbabenta. Ang katunayan nga, nung malaman nila na ikaw ang bibili, hindi na nila tinaasan yung presyo. Ay, talaga? O sige, mamaya ibibigay ko yung pambayad. Ipakihanda na rin yung mga papeles. Sige. Ay, doon po ba kayo nakatira dati? Oo, doon ako lumaki sa bahay ng mga magulang ko. Eh, gusto ko sanang ayusin at saka pagandahin. Diba? Ako, uyan. Sus. Nagulat ako dyan sa laman. Susing! Ano nangyayari dito? Bakit nandito ang kapatid? Madam, bibilin daw po ni Adela yung lumang bahay niya. Nagbigay siya ng malaking donasyon sa barangay, kaya nga tuwan-tuwa sa kanya yung mga tanghambari makulong. Ganun ba? Opo. Almiro! Bakit nagkaganito uli ako? Morning, sir. Housekeeping. Daga! Lara! Daga! Lara! Lara, huwag ka lang labas! Lara! Wow! Wow naman! Ang maganda ang gising mo ngayon, Mother B! Dahil pinaalala mo sa akin, Salim, na hindi ako dapat matakot. Ooh. Iniisip ko lang ang ginawa ko kay Lara. Sumasaya na ako. Pero Mother, ano nga ba talaga yun? Sa mga oras na ito, Salim, nanunumbalik na ang sumpa ko kay Lara. Sumpa? Aling sumpa? Yung pagiging daga niya. Daga? Pero teka, Mother, hindi ba may usapan na kayo ni Prinsipe Almiro na hindi magagawad yung sumpa? Ginawa ko lang yun para madaliin niya ang paghahanda para sa aming kasal. Pero hindi naman ako tanga para bitiwan sila kaagad. Ooh! Ang wise talaga ng mother ko! Habang hindi pa kami kasal ni Almiro, mananatiling daga si Lara. Ooh! Walang kalaban-laban ang bubuit na yun. Ooh! At hindi nila maiisahan ang pinakamakapangyarihang diwani sa buong Paladino. Sintoy, gusto ko rin bilhin yung bahay. Mayang. Bakit, Adela? Eh, pareho naman tayong lumaki doon, ah. Kaya interesado rin akong bilhin yung bahay. Magkano ba ang babayad ni Adela?
hihigitan ko. Eh, ang sabi nung may-ari, ang asking price nila, 5 million, pero... 7 million! 7 million para sa akin ang bahay na yun. Grabe! 7 million! Tsaka ang gama na nun, hindi ka pa ba kontento din sa bahay natin? Tsaka ano naman sa akin na yung savings? Pwede tumigil ka na? Sintor, dodoblihin ko sa 7 million. 14. 14 million. 14 million? Day, daghan ba kayo na? Huy, ano? Matatapatan mo ba yun? Ha? Kaya mo yun, Adela? Talaga lang, ha? Baka naman pasikat ka lang. Isang tawag ko lang yan sa bangko. Mamayang tanghali, nakaisintoy na yung pambayad. Ikaw ang dapat kong tanungin. Kaya mo ba akong tapatan? Tiga! 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 Isipan! Tara! Ayos lang ako, Almiro. Pero bakit nag-auli ako? Akala ko ba tapos na sumpa sa akin? Tingnan lang, nahabol mo sa agad. Anixi, mga nga ni Bamboy ni Lara, kung mananatili siya ganitong kalihat at ganito kahina. Sigurado akong kagagawa nito ni Bawana. Natitiyak ko nalaman niya na magkasama kami ni Lara. Kaya niya ibinalik ang sumpa. Mas mayaman na si Adela kay Madam. Madam, oo nga. Kaya mo ba yun, Madam? Magsitigil nga kayo! Ako, paano yan, Madam M? Tinalbugan ka na ng kapatid mo. Mas mayaman na siya sa'yo ngayon. Oo nga, Madam. Kontakin mo, 14 million, bari-bari lang yung kay Adela. Eh ano naman ngayon kung mas mayaman na siya sa akin? Nasa akin naman si Carlos. Kahit naman humiga pa siya sa salapi niya, mag-isa lang siyang nakahiga doon. Lungkot kaya nun. Hindi naman mababayaran ng 1 million o kahit na ilang billion pa ang pagpili sa akin ni Carlos. Nasa piling ko siya. So ano ngayon kung mas mayaman siya? Mas masaya naman ako kay Carlos. Halika na. Siyang sugat o bali. Salamat naman. Anixi, ano kaya nangyari? Bakit biglang bumalik yung sumpa kay Lara? Baka niloko tayo ni Bawana. Sinabi niya lang na tatanggalin niya ang sumpa kay Lara, pero hindi naman. Maaari. Tuso si Bawana. At hindi niya gagawin ang isang bagay na wala siyang pakinabang. At alam niya na habang daga pa si Lara, hawak niya ako. Nagagawin ko ang lahat ng sasabihin niya para may balik lang si Lara sa pagiging tao. Talagang hindi tayo titigilan ni Bawana. Kahit anong gawin natin, parurusahan niya pa rin tayo at paghihiwalayin. Lara, patawarin mo ako. Naging padalos-dalos ako sa mga desisyon. Sana inayos ko muna yung sa amin ni Bawana. At kung di muna sana ako pumunta dito, hindi ko na sana nagulo ang buhay mo.
Magandang gabi, Haring Adorno. Nasaan si Almiro? Wala si Almiro dito. Hindi pa siya dumarating. Hanggang ngayon? Nasaan ang aking nobyo? Dumating siya kanina, pero hindi pa siya bumabalik. Niloloko niyo na ako! Adorno! Arisayo! Bawana! Bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago ako dahil akala ko nagbago na rin si Almiro. Pero nagbalik siya sa dati niyang asal. Iniiwasan niya ako. Nagtatago siya sa akin. Ilabas niyo yung magaling niyong anak! Adorno! Bawana! Pwede ba? Huwag mong idamay si Haring Adorno sa away niyo! Idadamay ko kung sino gusto kong idamay. At gagawin ko kung anong kailangan kong gawin para magtanda si Almiro. Kahit na anong gawin ko, hindi kaya ng kapangyarihan kung maibalik si Lara sa pagiging tao. Si Bawana lang talagang makakapag-alis ng sumpa. Yun nga, sinabi niya na gagawin niya. Kapag pinakasalan ko siya. Kailangan ko lang bumalik kay Bawana. Kailangan pakasalan ko na siya. Almiro, huwag mong gawin to! Almiro, huwag mo akong iwan! Almiro, kailangan kita! Kailangan kita, Almiro! Hindi ko na alam kung paano ko makayanin pag nawala ka pa sa akin. Alam ko naririnig mo lahat na sinasabi ko, Lara. Pero sana maintindihan mo na kailangan kong gawin ito. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag, Almiro! Huwag sa ganitong paraan! Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Na hindi tayo susuko. Na ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin. Mas gugustuhin ko pa ako magdurusa. Na ako yung pinapahirapan at pinaparusahan kesa sa ikaw. Mas pipiliin ko pang isaalang-alang ang aking kaligayahan. Para lang maging malaya ka ulit, Lara. May magagawa pa tayo, Almiro. Huwag kang sumuko. May iba pang paraan. Hindi itong paghihiwalay natin. Hindi itong pagpapakasal mo kay Bawana. Mahal na mahal kita, Lara. Pero hindi tayo maaaring magsama. Pumunta ka doon sa bagong bahay ni Adela. Gusto ko lang makita mo doon kung ano yung anumalyang ginagawa nila. Para umaman sila ng ganun. Bakit sila nagkakaroon ng lipak-lipak na salapi? Paano kayo magpapakasal sa isang diwaning hindi mo na nga mahal, kinamumuhian mo pa? Kasabot ka ba sa pagkakawala ni Almiro? Kung hindi ka sasagot, isa-isa ko kayong paparusahan. Dahil tayo siya lamang makakaligtas sa babaeng minamahal ko. Walang binibigay ang Diyos na problema na hindi kayang lampasan. Alam ko malakas ka at kaya mo tumayo ulit. Bantayan mo ang aking pinakamatinding karibal at dalhin mo to. Kapag nakita mo na si Lara, iharap mo to sa kanya. Si Almiro yan ah. Pagbigay pugay kay Prinsipe Almiro at ang kanyang makakaisang dibdib. Ang diwani, Bawana. Habang buhay, pag-ibig
kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti. Kapalit ng mga pagdurusa. Bakit pagdating mo nga dito sa buhay ko? Nawala na ang lahat ng mga takot ko. Ikaw na nga bang sagot sa aking mga dasal? Dahil sa'yo natutong magmahal. Dahil sa'yo natutong magmahal.